Ang bandang ito ay sumikat at nakilala natin noong dekada 90 dahil sa kanilang matataas na tono at makabagbagdamdaming mga awitin. Kaya kapag narinig natin ang kanilang mga kanta tulad ng Basang-basa sa Ulan, Luha at Sayang na Sayang ay alam na kung sinong banda ito. Yan ay walang iba kundi ang Aegis Band na isa sa ating mga inidolo na masasabi kong isa sa napakahusay na banda dito sa Pilipinas. Pero sa kabila ng maganda nilang musika ay kilalanin naman natin sila sa maiksing video na ito. At alamin din natin kung may katotohanan ba ang kumakalat na balita ngayon sa social media platform na di umano na ang dating backup singer ng Aegis Band ay tila ba naghirap na at nangangalakal na lang ng basura. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Ang bandang Aegis ay nabuo noong 1995. Ito ay binubuo ng tatlong vocalist na sila Juliet Sunot, Mercy Sunot at Ken Sunot. At si Nari Abinoja sa lead guitar at vocals, Stella Pabico on keyboards, Rowena Adriano on bass guitar at Vilma Golobiogo bilang drummer. Pero bago pa mabuo ang Aegis Band, ang tatlong magkakapatid na lead singer na sina Juliet, Mercy at Ken ay nagsimula muna silang kumanta sa mga singing contest. At isa sa naging malaking impluensya sa kanila sa pag-awit ay ang kanilang ina na humasa sa kanilang talento. Sabi nga nila ay mahirap ang kanilang pinagdaanan bilang pagsasanay. Isa sa kanilang mga naging training ay gumigising sila ng madaling araw upang magpunta sa dagat at ilublob ang kanilang katawan sa tubig. Dahil di umano ay makakatulong ito para sa kanilang boses. Di nagtagal ay unang nakipagsapalaran sa Maynila ang kanilang ate na si Juliet Sunot. At pagkatapos nito ay nagtungo naman ito sa Japan at naging singer kasama ang kanyang grupo na tinawag na Ladybirds. At sa di kalaunan ay kinuha niya ang dalawa niyang kapatid na si Mercy at Ken. At dito na nila ipinamalas ang kanilang husay sa pag-awit. At ang kanilang mga instrumentalist naman ay may kani-kanilang kinabibilangan na banda. Si Ray Abinoja na gitarista ay nagmula sa Leyte at kapatid nito ang kanilang manager. Kasama naman ito sa bandang Sound Trippers. At ang keyboardist nila na si Stella ay tubong Misamis Occidental. Si Rowena Adriano naman ay nagmula sa Pampanga. At ang drummer nila na si Vilma Golobiogo ay nagmula naman sa Maynila. At ang kanilang grupo naman noon ay tinatawag na Black Satin. Pero nang lumaon ay nabuwag ang kanilang mga banda at silang pito na lamang ang mga naiwan. Pero dahil sa isang manager lang naman ang humahawak sa kanila ay pinagsama-sama sila nito at binuo sila noong 1995 bilang panibagong grupo at tinawag sila na Aegis Sound Trippers na nagmula naman sa pangalan ng kanilang management. Dito na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at nagpatuloy ang kanilang karera sa Japan. At pagkatapos ng ilang taon na pagtatanghal sa ibang bansa ay nagsimula na silang pasukin ang Philippine music scene at gumawa at nagpasa sila ng demo. At nang madinig ito ng PhilsCap ay kaagad itong humanga. At ito na ang naging daan upang makapasok sila sa industriya. Binago na rin nila ang pangalan ng kanilang banda at tinawag nila itong Aegis na ang ibig sabihin sa salitang Griego ay Shield and Protection. At taong 1998 ay nang inilabas nila ang kanilang unang album na tinawag na Halik, under Alpha Records. Nakapaloob dito ang mga awitin gaya ng Bakit, Basang-basa sa Ulan, Luha, Halik. Kaagad nitong binulaga ang industriya ng musikang Pilipino dahil talaga namang ang kanilang mga kanta ay napakaganda at makapatid-litid dahil sa sobrang taas nito. Mabilis itong sumikat at hinangaan ng mga Pilipino at bumenta ng napakaraming kopya at nakakuha kaagad ito ng quadruple platinum award. Hindi rin sila makapaniwala sa kanilang nakuhang tagumpay at ayon nga sa tatlong magkakapatid na lead singer ng grupo ay hindi talaga nila pinangarap na pasukin ang industriya ng musikang Pilipino dahil ang talagang pangarap nila noon ay makapagtapos ng pag-aaral at maging nurse.
at taong 1999 ay inilabas naman ang kanilang pangalawang album at single na Mahal Kita, at ilan pa sa nakapaloob dito gaya ng Sundot, Maniwala Ka, Munting Pangarap, Jesus at marami pa. Nasundan pa yan ng mga album gaya ng Awit ng Pag-ibig noong 2001, Ating Balikan noong 2002, Back to Love noong 2009, at taong 2018 ay nilabas naman nila ang album na Ages 20 and Beyond sa ikalawang dekada ng musika natin. At ilan naman sa kanilang revival sa kanta gaya ng Listen, Total Eclipse of the Heart, Help, Alone at Sayang na Sayang na unang inawit ng Prism Band. Ang nakuwang tagumpay at parangal ng Ages Band ay hindi na matatawaran dahil ang kanilang mga awitin ay talagang tinangkilik ng maraming Pilipino, at maging ang ibang lahi ay humanga sa ipinamalas nilang galing, at ang kanilang samahan ay masasabi kong solid. Hindi na rin mabilang ang kanilang mga naging concert at mga bansang napuntahan, at madalas din nalaman sila ng mga programa sa telebisyon. Pero kamakailan lang ay may kumalat sa social media na isang video ng isang babae na nagngangalang Maricel na dumadanas na matinding kahirapan sa buhay, at ito ay nangangalakal na lang ng basura. At ayon sa video ng isang vlogger na nakatuklas kay Ate Maricel, ay sinabi nito na dati siyang naging backup singer ng bandang Ages noong ito ay nagsisimula pa lamang noong dekada 90, at matagal niya itong nakasama sa mga pagtatanghal. Pero nakakalungkot ang sinapit ng buhay ni Ate Maricel, dahil bukod sa dinadanas nitong hirap ng buhay ay wala itong masandalan na kahit isang kamag-anak, dahil hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang simula nung siya ay nagkaisip. Meron siyang mga anak pero hindi niya ito nakakasama dahil nasa pangangalaga ito ng kanyang biyanan. At dalawang beses na ding nasira ang kanyang maliit na tirahan sa ilalim ng tulay. Dagdag pa ni Ate Maricel ay nakapundar siya ng bahay at lupa noong kasagsagan ng kanyang karera. Pero ayon naman sa pahayag ng bandang Ages sa kanilang official FB page noong April 5, 2023, ay nakarating nga daw sa kanila ang balita na kumakalat sa FB at TikTok na may isa daw silang member na nakatira na lang daw sa ilalim ng tulay. Pero ito ay mariin nilang pinabulaanan, at ito daw ay isang fake news. Giit pa nila ay hindi nila kilala si Ate na nasa video, at never daw itong naging backup singer ng kanilang grupo. At kung matagal na nga raw kayong followers ng Ages, ay alam niyong pito lang talaga sila sa grupo na nagtatanghal. At sabi pa nga nila, kung nasaan man daw si Ate na nasa video, at sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga fake news na ito, ay pagdasal na lamang natin sila. Sa ngayong pangkasalukuyan, ang bandang Ages ay patuloy pa rin sa pamamayagpag sa musikang Pilipino, at hindi maitatanggi na ang kanilang musika ay naging bahagi na ng kasaysayan ng musikang Pinoy, dahil kahit sa ang mga okasyon at bidyokehan ay hindi mawawala at palaging kinakanta ang kanilang magagandang mga awitin.